Hi guys and welcome back sa aking channel. So today I will be sharing you the products that I'm using sa aking kilikili. So if you're interested in this video, please keep on watching. Since itong video na to ay usapang kilikili, isashare ko sa inyo kung ano yung mga products na ginagamit ko, kung ano yung device na ginagamit ko to remove my underarm hair, and then yung iba pang products na ginagamit ko everyday. So before we start or before we proceed with our topic for today, gusto ko lang malaman nyo guys na I've never done any procedures sa aking kilikili except for waxing sa isang waxing salon. So yun lang guys, kung ano yung makikita nyo sa kilikili ko guys, yun yung normal state ng kilikili ko. Kasi nga yun nga, I haven't done any procedures like whitening, IPL, or something like that. So first off guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong device para tanggalin yung buhok sa aking kilikili. So nakalagay siya sa pouch na ito. So itong pouch ko pala guys ay binili ko sa Miniso. Ayan. Maganda siya, makapal siya. So ang aking device na ginagamit sa aking kilikili ay... Taraan! So this one guys is an epilator. So it is used to pull yung mga buhok sa kilikili. So, para siyang tweezers or para rin siyang waxing, para siyang result ng tweezers and waxing na bunot talaga siya ng buhok sa kilikili guys. It's not shaving, so it's bunot. So, ayan guys, kung makikita nyo, itong mga metals na nandito, ito yung parang tweezers na sinasabi ko. Maraming tweezers, so nagaganyan siya habang umiikot siya para mabunot yung buhok natin sa kilikili. So, bakit ba ako bumili ng epilator, guys? So, kagaya ng sinabi ko kanina, nag-try na rin ako magpa-wax, which is very good din, guys. Nagustuhan ko rin talaga yung waxing kasi nga, sobrang bilis ng procedure, ganyan. Ang downside lang ng waxing ay once a month ka lang pwedeng magpa-wax dahil meron kang i-achieve na minimum length ng buhok mo sa kilikili para ma-wax nila yon totally. So that's 1 inch yung kailangan na natubo ng buhok ng kilikili mo bago nila gawin yung procedure. So for this one guys, I'm using this twice a month. Kung gusto yung weekly, okay lang. Or kung may makita kayong buhok, okay lang. Kasi guys, 0.5mm, kayang-kaya na niyang tanggalin. As in yung mga maliliit na tubo, kayang-kaya na niyang tanggalin. Usually guys, twice a month ko siyang ginagamit. Pero kapag kunwari may emergency or gusto kong magsuot pa ng mga sleeveless, ganyan. Pag may nakita na akong tumutubo, gagamitin ko na siya. Ang brand ng aking epilator ay Braun. Yan. Binili ko to guys sa Sydney, Australia pa. So medyo matagal na. Magkano? Nabili ko to ng sale ng $89. So ilalagay ko yung conversion na lang kung magkano in peso. So guys, hindi siya mura. Medyo pricey siya. Kahit yung mga epilators na nandito. Ang nakita kong epilators na nandito na brand sa mga SM Watsons ay Philips guys. Itong Braun, kung gusto nyo ng Braun na brand, mabibili nyo siya sa Glorieta 5 yata. Yung Glorieta sa may Along Ayala. Yun, dun nyo siya mabibili, yung Braun na brand. So, yung Philips na brand na meron tayo dito sa Watsons is hindi siya wireless na epilator. So, this one is a wireless. So, pwede nyo siyang, ayan, pwede nyo siyang gamitin ng walang wire, tapos itcha-charge lang siya. So, it comes with, of course, charger. So, dahil nga sa Australia siya nabili, ganito yung, yung saksakan niya. And then, I also have yung dalawang heads. Yan. Ito, I don't know kung ano yung use nitong head na to. This one is for shaving na use.
shaving or yung sa buhok, kahit yung sa buhok yung paggugupitin ganon. So I've never used this tool before. So ito lang talaga yung head na ginagamit ko for plucking. And then we also have yung brush, yung panglinis, ganyan, kasi may mga naiiwan na buhok dito. So ito yung kailangan natin. Kung lilinisin niyo siya, guys, natatanggal din yung dito niya. Yan. So ito yung maiiwan para ma-brush niyo siya ng maayos. Yan. And then this is washable, guys. Waterproof. So, ito yung maganda sa sa epilator na to. Kaya ito yung binili ko instead of Philips na sinasaksak. But I think that's washable as well, yung Philips na nandito. So, guys, itong epilator, hindi lang siya sa kilikili ko ginagamit. So, I've already tried this para tanggalin ang buhok sa aking legs. Of course, it works. Just like kung ano yung ginagawa niya sa kilikili. Pero guys, soon, bibili ako ng isa pang ganito. Kahit yung dito lang sa Watsons. For my legs. Para separate siya. Ay, yung ganito pala sa Watsons, guys. It's, kung hindi ako nagkakamali, that's 2,700. Almost 3,000. Yung Philips na may wire. So, next na gagawin natin, guys, ay ipapakita ko na sa inyo kung paano siya ginagamit. So, kapag in-open nyo siya, guys, ang takbo niya, ang ikot niya is paganon. Paganon lang yung ikot niya. So, gagamitin mo siya against dun sa tubo ng buhok mo. So, kung, for example, kung paganyan yung tubo ng buhok mo, paganito mo siya gagamitin. So, against siya, guys. Paganyan yung tubo ng buhok mo, paganyan yung ikot niya, so, paganon mo siya gagamitin. Para mas maganda yung bunot niya or mas accurate yung bunot ng buhok mo sa kilikili. Lagi siyang against, guys. So, sa kilikili kasi natin, kagaya ng akin, papakita ko na yung kilikili ko, ha? Passing tabi po sa mga kumakain or sa mga sensitive sa kilikili. Ito na po yun. Ipapakita ko na ang aking kilikili. So, yan. This is my underarm yan. Makikita niyo yung aking hair. Ayan. Yung tubo kasi ng kilikili ko dito pa ganun. Yung tubo ng buhok. Yung tubo ng buhok ng kilikili ko sa side na to ay pa ganun. And then dito sa middle, mix na kung saan sana siya napupunta. So first na gagamitin natin, ang first na tinatanggal ko is yung dito sa my lower part. So, ito guys, dito sa baba, pababa, pa ganun yung tubo niya. So, kailangan ko siyang gamitin ng paganito. So, dalawa pa lang ano nito guys ha. Isang number one, tapos number two, yung pinakamabilis na and then off. So, ang ginagamit ko lang guys is number one, para hindi naman masyadong harsh sa ating kilikili. Dito na guys. Saan direction na din tong epilator. Pero, yun nga, tandaan natin guys, against lagi. Against siya dun sa tubo. Malinis na siya. Pangalawa na tayo, guys. Ayan. Ito ulit ang ating kilikili. Mas marami akong buhok dito sa side na to, guys. Kesa dito sa kabila. So, ayan. Sintabi po ulit.
na rin ang ating kilikili sa kabila. So, hahanap tayo ng buhok dito. Ayan, makikita niyo yung mga buhok. Hahanap tayo ng yung may puno talaga. So, ito guys, nakikita niyo ba? Yan. Kasi, hindi talaga siya nagpo-focus kasi nga hindi camera yung gamit ko. So, ayan, tapat ko dito sa buhok kong itim. Yan, makikita niyo yan. Nakikita niyo yung isang strand na may puti. So, usually, yun yung puno, di ba? Yun yung pinakadulo, yung sa pinakaloob. Ito yung puno. Ayan, 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 ayan. Yan yung puno, guys. So, ibig sabihin, maganda talaga yung bunot niya. Just like, you know, tweezers and all. Ayan. So, ito guys, normal state to ng aking kilikili. So, makikita niyo talaga yung imperfections na may mga guhit-guhit. And medyo may dark areas. And then, this one, yung mga ingrown. Nagkaroon ako ng hair ingrown dyan. So, yun guys ha, after epilator, hindi mo na natin babasain yung kilikili natin. Or, hindi mo na natin lalagyan ng kung ano-anong chemicals yung ating kilikili. After 6 hours, bago siya basain. Kasi nga, open yung pores natin. So, ayaw natin na mapapasukan siya ng kung ano-anong bacteria. So, yun lang guys for today's video. So, I hope na may natutunan kayo and nag-enjoy kayo at the same time. So, please don't forget to click like if you do like this video and please subscribe if you haven't already. So, guys, thank you for watching. Stay safe and stay at home. I'll see you on the next video, guys. Bye!